At mga kapatid, isang napakamapagpalang oras po sa inyong lahat. And dito po ngayong yung Biyernes ay passion po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa first reading po nakita po natin at nabasa po natin dyan na kung titingnan po natin yung tungkol po dito sa Book of Isaiah, yan po ay patungkol po sa nakasulat sa ating Panginoong Jesucristo, no? See, my servant shall prosper, sabi dito, na he shall be raised high and greatly exalted. Even as many were amazed at him, so marred was his look beyond that of man, and his appearance beyond that of mortals. So titingnan natin mga kapatid, even though yung ating Panginoong Jesucristo ay yung nga kagabi ay nag-reflect po tayo, kahit na siya nasa kaniyong yung kapangyarihan ng Diyos, Diyos nga talaga siya, pero talagang ginawa niya yung pagpapakababa ng loob. So yan yung bagay na sinasabi ng Panginoon, no? I make an example, no, sabi niya na kailangan natutularan ninyo. So yan yung bagay na isa na kailangan natin tularan sa kanya, na despite na kung anuman ang meron siya ay nagpakababa siya ng loob. At and then yung uniqueness ng kanyang pag-ibig po sa kanyang mga iniibig, no, tao, unang-una sa kanyang mga apostoles, dahil mahal na mahal niya talaga itong kanyang mga apostoles at yung mga taong lumalapit sa kanya, kahit nga yung mga humahamak sa kanya ay mahal pa rin niya. Even in the cross, he said that, Father, forgive them, for they do not know what they are saying. No? Ama, patawarin mo sila sapagat nila alam kung ng ilang nagsasabi. They do not know. No? Hindi nila alam. So, kung titignan natin mga kapatid, we are also one of, kahit na hindi pa tayo pinanganak during the time ng pagkapako natin po ng Jesucristo, but we are one of the people who mock him, the people who crucified him, no? Naging party po tayo dyan dahil the reason why Christ died on the cross because of all our sins. Dahil yan sa ating mga kamalian, dahil yan sa ating mga pangbubulyaw, dahil yan sa ating mga kasinungalingan, dahil yan sa ating lahat-lahat na nagawang mga pagkakamali at pagkukulang sa kanya. Yan yung reason bakit talagang tinanggap ng buong-buo ng ating Panginoong Jesucristo itong pagpapapako sa krus. Kaya nga, may nabasa ako bago ako magpasok dito, nakabasa ako ng isang napakagandang article ng isang obispo na talagang totoo naman yung sinasabi niya na ngayong araw na ito, wala tayong ibang titingnan kundi yung cross. Tingnan mo yung cross, pero habang tinitingnan mo yung cross ng Panginoong Hesus, tingnan mo siya doon mismo sa lugar na maraming giyera. Ano yung nangyayari doon? Ano yung ibig sabihin? Ano yung gustong ipahiwatig sa atin? Tingnan natin yung cross doon mismo sa mga walang makaing mga pulubi, doon mismo sa mga nasa ospital. Tingnan natin yung cross ng ating Panginoong Hesus doon mismo sa mga nasa bilangguan na sila ay binilanggo na wala pong kasalanan. It's a very hard po to accept na ikaw po ay mapabilang, diyan po ay makulong ka, wala ka namang kasalanan, no? And it so happened din po mga kapatid na yung mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo nakaranas din po niyan. They don't have any sin. They just proclaim Christ to all mankind. But they get persecuted and some of them get into prison. Pero alam niyo mga kapatid, oh, kahit ganyan, yung pag-ibig ng Diyos ay nadadama sa kahit saang sulok man ng mundo. Kaya nga, titingnan natin yung cross sa mga mahihirap na parte ng buhay ng bawat tao sa mundong ito. Sinabi nga ni San Pedro, no, kung makaranas tayo ng mga kapighatian, huwag tayong magtaka. Dahil that is a part of being a Christian. A true Christian have his sufferings. Kung hindi ka po, wala kang suffering sa buhay mo, baka hindi ka totoong Kristiyano, no? Kung para sa iyo ang buhay ay
come and go lang, naku, delikado po yan mga kapatid, sapagkat yung totoong Kristiyano po ay meron talagang suffering sa kanilang buhay. Everyday meron po tayong kinahaharap. Ito ngayon, kinahaharap natin, pero kahit na mahirap yung kinahaharap natin, patuloy tayong pinapaunawa ng ating Panginoon na nandito lang siya. Hindi po niya tayo bibitawan, hindi po niya tayo pababayaan. He is always with us. Kasi sabi nga, no, pinangalanan siyang Emmanuel, because yung meaning ng Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, kasama natin yung Diyos sa buhay natin mga kapatid. Hindi siya nang iiwan. Naalala niyo yung share ni Brother Jando na story about the footprint, no? Na ang isang tao ay sinabihan yung ating Panginoong Hesukristo na samahan siya. And then later on, nalaman niya lang na yung footprint ay two pairs, one pair na lang, no? Isang left, isang right, one pair na lang. Nagtaka yung tao, bakit Panginoon, sabi mo, sasamahan mo ako? Bakit dalawang tapak lang ng paa yung nakita ko? Isang pares lang. Yung totoo pala mga kapatid, sa oras ng tayo ay nahihirapan, hindi lang natin namamalayan kalong na tayo ng ating Panginoon. No? Tayo ay kargang kinakarga na ng ating Panginoon. Hindi lang natin namamalayan yun. So, sa oras na tayo ay nahihirapan, mas nahihirapan pala ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya mismo ang nagdadala nitong mga kahirapan para po sa atin. Despite of us, no? Despite sa ating mga makasalanan, siya po yung napako sa cross. Remember, meron pong nangyaring napakaganda during sa nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Yung siya po ay ipapako, in return in of him, siya po ay pinagpalit sa isang kriminal, no? Sa isang magnanakaw. Pinagpalit po siya ng ating Panginoong Hesukristo para po na ipalayain yung makasalanang tao. Kung titingnan natin yung ating buhay dyan, yes, we are like of that criminal also, na tayo ay pinagpalit, no? Yung Panginoong Hesukristo yung ipinako despite po sa atin. Dahil yan naman talaga yung totoo, na upang maipakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, John 3:16, "For God so loved the world, so He gave it His only begotten Son, whosoever believe in Him may not perish, but have eternal life." Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, itong kaligtasan na ino-offer sa atin, itong ebanghelyo na ito, ay kailangan natanggapin ng lahat, na yung ating Panginoong Hesukristo ay talagang kailangang ipako muna sa krus. Kaya nga, pag napako yung ating Panginoong Hesukristo sa krus, tinitingnan natin ngayon, ngayong Biyernes na ito, tinitingnan natin siya na kung paano po sa buhay natin na tayo ay naging parte ng kanyang pagpapakasakit. How many times po siya na hinagupit? How many times po na kinutsa siya, dinuraan? No? Kung titingnan natin sa passion of Christ, no? Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sa kanyang tinanggap ang lahat ng sakit. Pero alalahan natin mga kapatid, this Good Friday is not the end. Meron pa po tayong kakaharaping Sabado de Gloria, at yung pinaka hinihintay natin, yung muling pagkabuhay niya. Christ died not just because na mawawala yung ating hope, no? Hindi po ganoon yung reason bakit namatay si Kristo. Namatay po siya upang ipakita sa atin na merong muling pagkabuhay. At dyan po mga kapatid yung ating hinihintay. Sa oras na tayo ay nahihirapan, lubos na nahihirapan, tandaan po natin palagi na meron pong Panginoon na nag-overcome ng hirap na ito. Para bang tayo ay mamamatay na?
kahit na mamatay man tayo, mayroon pa ring buhay na naghihintay. Yun yung buhay natin kasama yung ating Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa lahat at nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos at ng Banal Espiritu ay gabayan tayo sa araw-araw. Sa Diyos po yung lahat ng papuri. Amen.